Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyo lahat. At sumay iyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw. Upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghang tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng lalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa,
ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ang pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang magkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nakapag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinaggan.
sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya." Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit may ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama, inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Misay, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatawaan kami ng aking mga kaibigan. Sabalit lang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, ang proseso po ng ating buhay ay proseso ng pagpasok at paglabas. Naranasan natin ito sa loob ng napakahabang panahon. Nung panahon ng pandemya, nung kasagsagan nito, lahat tayo ay nasa loob ng tahanan. Pero ngayon, talagang lumuluwag na, talagang nakakalabas na tayo lahat. Ang dami-dami mga oportunidad kapag tayo ay lumabas. Sa ebanghelo natin ngayon, merong isang tatay na merong dalawang anak na lalaki. Masaya siyang nabubuhay. Pero isang araw, ang bunso niyang anak, busog na busog sa pagmamahal sa loob ng tahanan. Pero ang anak na ito, ginusto niyang lumabas. Hiningi niya yung mana ng kanyang ama, kahit na ito ay buhay pa. Nagmamadali yung bunsong anak na lumabas. Hindi siya nakontento na siya ay nasa loob, nasa piling, nasa pagmamahal ng kanyang ama. Pinilit pa rin niyang lumabas. Si tatay naman, ibinigay niyang gusto ng kanyang anak. Mabuti yung loob ng tatay eh. Mula sa loob, inilabas niya ang natatagong yaman. Inilabas para ibigay sa kanyang bunsong anak. Si tatay, mula sa loob, inilabas ang kanyang kabutihang loob. Pinabayaang lumabas ang kanyang anak. Mula nga noon, yung bunsong anak na ito, nagpakasama, lumabas ng tahanan. Winaldas, inilabas din lahat ng yaman na nakuha niya sa kanyang ama. Lahat ng bisyo sinubukan. At ang akala niya yata, hindi mauubos yung kayamanan na kanyang nakuha. Kala niya unlimited dito. Hanggang dumating na lang yung oras na walang-wala na siya. At nakita na lang niya ang kanyang sarili na tinitignan niya mismo ang kanyang kalooban. Nakita at natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng kulungan ng baboy. Mula dun sa loob ng kulungan ng baboy, dun niya nakita ang kanyang pagiging marumi, yung kanyang pagiging walang-wala sa buhay. Malaya siya pero
tila baga nakakulong. Tila pa rin nasa loob. At ang mas malala pa, mula sa kanyang pagiging walang-wala, yung kanyang kagutuman at ang pinakamatindi, yung pagkain ng baboy, ipapasok niya pa sa loob ng kanyang bibig, magiging laman loob ng kanyang tiyan. Ang tindi nito, at doon niya nakita ang kanyang sarili na walang-wala at maruming-marumi. Doon din pumasok sa kanyang loob, sa kanyang isip, nagkasala ako sa tatay ko at sa Diyos. Pero babalik ako. Alam ko, tuturing niya akong katulong, alipin, pero tatanggapin niya pa rin ako. Kapag nagkasala po tayo, para din tayong tagalabas. Ituring mo na lang ako na isa sa iyong mga alipin. Ituring na tagalabas, hindi na bilang isang anak na mula sa iyong loob. Yung tatay, mula sa loob ng tahanan, araw-araw, nakatingin siya sa labas. Naghihintay na muling bumalik at pumasok ang kanyang anak. At ang nangyari pa, malayo pa yung kanyang anak na bunso na paparating pabalik, yung tatay lumabas. Kumaripas ng takbo, niyakap at tinanggap ang bunsong anak na piniling lumabas. Ang anak, nilinis, dinamitan, pinaghanda, pinatawad ng ama. Dumating yung panganay na anak ng lalaki mula sa labas, mula sa bukid. Nakita niya may kasiyahan. Nagtampo sa tatay, ayaw pumasok sa loob. Ang ginawa ng ama, siya din mismo yung lumabas. Nilabas niya yung kanyang panganay na anak. Bakit ka nagtatampo? Ba't ayaw mong pumasok? Hindi mo ba alam? Ang sabi niya sa kanyang anak na panganay, napakatagal na panahon na nasa loob kita, kasama kita sa aking puso, sa aking tahanan. Bakit ka magtatampo? Nagselos, nagalit sa ama at sa kapatid. Hindi niya alam na mas mapalad siya dahil lagi siyang nasa loob, nasa piling ng kanyang ama. Kung titignan natin ang ating ebanghelyo ngayon, ang pinakabida dito ay walang iba kung hindi yung tatay. Yung ama na handang lumabas sa kanyang pagkatao, lumabas sa kanyang sarili. Yung kakalimutan niya na siya ay mataas, na siya ay ama. Kinalimutan niya yung pagkakasala ng kanyang anak at buong-buo na tinanggap ang nagkasalang anak. Mga kapatid, ganyan po yung Diyos sa ating lahat. Tayong mga lahat na nagpipilit na lumabas. Lumabas sa pagmamahal niya, lumabas sa kanyang piling, at pilit papasukin yung mundo ng pagkakasala. Hinihintay niya lamang tayong bumalik at pumasok muli sa kanyang piling. May isang kwento na kung saan merong isang binata. Nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. Itong batang lalaki na ito ay naging rebelde sa kanyang tatay. Ano? Madalas ang kanilang pag-aaway. Hanggang isang gabi, sa matinding pag-aaway nila, ang bata na daw na tao na lalaki na binata ay naglayas. Lumabas ng kanyang tahanan. At ilang araw siyang nakipamuhay, nakitaloy sa kanyang mga kaibigan. Hanggang ang isang kaibigan na daw ay nagsabi sa kanya, bumalik ka na. Mali itong ginagawa mo. Bumalik ka na. Huwag ka na maglayas. At yung batang ito, madaling araw, bumalik siya ng kanyang tahanan habang tulog pa raw yung lahat ng tao sa kanilang bahay at dahan-dahan siya, tahimik siya na pumasok sa kanyang kwarto. Naalimpungatan yung binatang lalaki na ito at nakita niya yung tatay niya raw na nakatayo. Hindi siya pinagalitan. Ang sabi lang ng tatay niya sa kanya, anak, mabuti, nakabalik ka. At happy birthday. Birthday ng binata na yon.
Yung kinakwento ko po ay walang iba kung hindi ako. Hindi natin mauunawaan ang kwento na ito kung hindi mo rin naranasan ang iwala, magwala, iwaglit, magwalwal sa piling, sa labas ng iyong ama, ng iyong tahanan. Yun ang hindi ko malilimutan na birthday ko sa tanang buhay ko. October 15, 2020. Na kung saan, hindi lang birthday, kung hindi yung pagsilang muli ng pagtanggap mula sa aking tatay. Na kahit alibughaman akong anak, na kahit naging pasaway, meron pa rin pagtanggap, walang paghuhusga. Alam niyo po, nung si Kristo, natapos na po niya yung kanyang bisyon dito sa lupa, siya ay bumalik sa kanyang ama. Pumanik muli sa kalangitan. At nasabi niya sa kanyang ama, kung lalagyan natin ito ng dialogue, Tay, maraming salamat at pinayagan mo ako na maging tao. Ang tao po pala, likas na mabubuti dahil sila ay galing sa'yo. Pero Tay, naranasan ko sa piling nila kung paano na hindi ako tanggapin, kung paano na ako ay pahirapan at kanilang patayin. Pero nabuhay muli ako, natapos ko yung misyon, nanalo ako sa laban na ito. At ngayon, dahil nanalo ako, babalik muli ako sa piling mo, meron akong dalang premyo. At ang premyo na ito, ang tao. Dahil sa Pongesus Nazareno, yung kanyang pagbimisyon, yung kanyang paghihirap, yung kanyang buhay sa lupa, merong katugunan yon ang maibalik tayo at maiuwi tayo muli sa kanyang ama. Mga kapatid, para po tayo sa Diyos, tayo mga pilit natin na winawala, nagwawala, winawaldas ang ating mga sarili. Umuwi tayo, pumasok tayo muli sa pag-ibig niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang talinghaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak sa balit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob. Sa bawat panalangin ang itutugon po ng lahat. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwing na ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. At tahimik natin itaas sa Diyos ang ating mga pangpersonal na intensyon. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na di nagmamaliw. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, sa ginanap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa amin iyong inuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabyak puso, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay iyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ay ang pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang lalabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.